Hallelujah! In His holiness, hinawakan niya ang pinakamarumi, bahagi ng katawan ng tao, para hugasan. Hindi niya iniwang basa, pinunasan niya, pinatuyo niya. In His holiness, hallelujah, He reached us. In His holiness, He touched our lives. In His holiness, He gave His life to convince us that He loved us. That He loved us. And to convince that He is a holy God and we are the temple of His Holy Spirit. Amen. That's why God is always with us. It is a moment of holiness. That every time we are in the prayer time, we are in the meditation time, we are in the time where we are reading the Word of God, ma-remind po tayo na tayo ay nasa presensya ng banal na Diyos. At tayo ay sinasamahan ng Kanyang banal na Espiritu. Number two, a moment of remembrance of covenant. Tinawag siya ng Diyos. Patuloy silang naroon, patuloy siya na sa presensya ng Diyos upang i-remind ng Diyos kay Moses ang kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan, katulad ng ating pinag-aralan sa Sunday School. Sa panahon na naroon tayo sa refreshing moment kasama ang Panginoon, pinapaalalahanan tayo ng Diyos ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay kay Moses, then He said, I am the God of your father. Ang tatay niya si Amram. Lahi rin po siya ni Abraham. So, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Pinalalahanan ng Diyos si Moses ang patungkol sa kanyang pangako, sa kanyang pakikipagtipan. Alam po natin yung covenant, pinag-aralan, binding agreement between two parties. Kayo ang aking bayan at ako ang iyong magiging Diyos. Yun ang kanilang covenant. Katulad ng sa mag-asawa pag ikinasal. Kaya mahalaga yung kasal. Nakikipag-covenant kayo. Ako ang iyong asawa, ikaw ang aking asawang lalaki, ikaw ang aking asawang babae, at ang Panginoon ang nasa gitna natin. Yung ating mga differences, nandyan ang Panginoon, siyang mag-aayos. Yan po yung matrimonyo ng kasal. Kaya ito yung covenant ng Diyos sa kanyang bayan na pinaalalahanan ng Diyos kay Moses. He's calling us into a very personal relationship na totoo, na buhay. This is the kind of relationship that God wants for us. A real relationship, a vibrant relationship. Yung isang relasyon na mayroong excitement, na laging may kasabikan, fulfilling. Kaya nga kung hindi kilala ng tao si Jesus, hindi nila kilala ang Diyos ni Abraham. Katulad nga ng aming talakayan sa Bible School. By the way, na kung sino pong gustong mag-enroll sa Bible School, ako po ay nakapag-enroll ngayon by video. No? Ang topic po, ang subject po is Christ and Salvation. Medyo mahal nga po ang tuition. Pero kung sino po ang gustong mag-aral, marahil pag-uusapan po natin, susuportahan po ng church. Amen. Maganda po. 6 a.m. hanggang 7:30. Okay. Mamaya po ang ating further announcement. He's calling you to a personal relationship. Yung tunay, vibrant, gumagawa, kumikilos, buhay. Kaya nga po, hindi lahat ng tao ay iisa ang Diyos. Amen? Ang Diyos natin, ang anak niya ay si Jesus. Pero ang Diyos ng mga Muslim, ang anak nila, ang anak ng Diyos nila ay si Muhammad. Tama ba? So, hindi magkapareho. So, if you do not know Jesus as Savior,
then you do not know the God of Abraham. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga Hudyo, hindi ang Diyos Ama ang ama ninyo. Hindi ang Diyos ni Abraham ang Diyos nyo. Kasi kung ang Diyos ni Abraham ang Diyos ninyo, kilala nyo ako. Susundin nyo ako. Amen? We are being renewed by the power of the indwelling of the Holy Spirit that is within us. Kaya sabi sa Efeso chapter 2 verse 19, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hindi na tayo stranger sa Diyos. Tayo'y kanyang bayan, tayo'y kanyang sambahayan, kasama ng mga banal na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulo. Na sa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. This church is a holy church because we have a holy God that always with us. Hallelujah. Indwelling individually in our lives. That's why we have a family. Remember that we have a family, that you will never be alone. You are not alone because God said, I will be with you. Si Moses, nung siya ay inatasan ng Panginoon, ayaw ni Moses. Ang dami niyang dahilan. But God reminds him, you have me. You have Aaron. You have these people. In this time of refreshing, that's why the time of refreshing is so important in our lives, mga kapatid. Bibigyan nyo ng panahon sa tuwing nilalapit tayo ng Diyos sa kanyang presensya, katulad ni Moses. Pumunta tayo, dumako tayo, bigyan natin ng oras. Hallelujah! There is nothing more fearful than is being alone. Walang ibang mas nakakatakot yung pakiramdam mong nag-iisa ka. But God is telling you right now, you are not alone. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay naging Kristiyano as a single woman hanggang naging nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng malaking pamilya. Ngunit mula noon hanggang ngayon, hindi ko naramdaman na ako'y nag-iisa. Kasama ko palagi ang aking Diyos, ang ating Diyos. I have God. I have my family in flesh. You have a God, you have a family in flesh. And most especially, God made us one family through His blood. Kinuha ng Panginoong Jesus ang tuwalya na nakapamigkis sa Kanya. Pinunasan ang mga paang Kanyang nilinis. Bakit? Dahil sinasabi ng Diyos sa Kanyang mga alagad, hindi kayo nag-iisa. Sasamahan ko kayo. Hallelujah! God is with you and you have this family that will be always with you. Hallelujah. It is a moment of remembrance of His covenant whenever we are in the refreshing moment in the presence of God. At ang pangatlo, it is a moment of humility. Hallelujah. Sabi sa verse 6, sa second phrase, at this moment, he hid his face because he was afraid to look at God. Sa moment na ito, na-remind si Moses that he has the awesome privilege that he is serving a holy God. At ito po rin ay isang kagalakan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ito ang magsisilbing kagalakan natin sa paglilingkod sa Diyos, na tayo ay hindi naglilingkod sa tao.
That every time you set apart Sunday, you set apart every 15 minutes in each day. It is your privilege to be with the Holy God, to be with the awesome God. And this is the God we are serving. Hallelujah. What a joy it is to be reminded. It is to be reminded that we have nothing in this world. Wala tayong kakayahan. We have nothing in ourselves. And we cannot do anything kung wala po ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating mga Kristiyano, that is integrity. Ang integridad sa labas, sa mga hindi mananampalataya, iba ang kahulugan niyan. Ang integridad sa kanila yung they are pride. Yung may kakayahan sila, that is the integrity. Pero sa ating mananampalataya, iba po ang kahulugan ng integrity sa atin. Integrity believing that you don't have anything. You don't have anything. Minsan sa ministry, kapag tayo na ay marami ng nagagawa, no? Naiulat natin ng ministry, minsan inaangkin natin yung glory. Alam niyo, minsan kahit tayo ay, kahit ako po, minsan, uy, nakakilala siya, sabihin sa iyo ng kaaway, ang galing mo, no? Para maangkin mo yung glory. Sabi ko sa sarili ko, take off your sandals. Para maranasan mo na hindi sa iyo galing yung kakayahan sa Diyos. Na hindi mo kagustuhan yung nangyari sa Kanya, yung pagbabagong buhay, yung pagpapanumbalik muli sa Panginoon, sa Diyos. At nangyayari ito in a times of refreshment. A wonderful place it to be a servant of God. To be a worshiper of the great King. Hindi tayo nakadepende sa sarili nating lakas because we do not have it. But the Lord is our strength. Amen. Salamat sa Diyos. He is our strength. At kapag nandoon po tayo sa moment na kung saan ipaparana sa atin ng Diyos yung kaningningan niya, yung kalulatian niya, yung kabanalan niya, makikita natin yung ating sarili na nagpapakumbaba sa kanyang paanan. We can ask before God anything. Amen. Si Peter, sabi niya ni Peter, huhugasan mo rin ba ang paa ko, Panginoon? Nakatingin lang siguro sa kanya si Jesus, nakita mo nga hinugasan ko ng iba, nagtatanong ka pa. Sabi ni Pedro, ayoko, hindi ako magpapahugas ng paa. Sabi ni Jesus sa kanya, pag hindi ka nagpahugas, wala kang bahagi sa kahariyan ko. Eh? Sabi ni Pedro, Panginoon, huwag lang paang hugasan mo, pati kamay ko, paniguan mo na ako, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang Panginoon lang pwedeng maglinis sa buhay natin. Hindi natin kailanman pwedeng mahugasan ang sarili nating kasalanan. It is only by the power of the blood of Jesus Christ. So we have to come before Him, closer before Him to refresh us, to renew us, to revive us. You can ask anything from God. Kaya nga kapag sa Sunday school o kaya sa Bible study, pag sinabing, may tanong ba? Alam niyo yung mga tahimik, yun ang maraming tanong. Dalawa lang ang kahulugan yan eh. Yung katahimikan, naintindihan, or not at all. Hallelujah. Kapag tayo po nasa presensya ng Diyos, we can ask those questions. And the part of the evidence of a true faith and trust is that you trust God to be honest with Him about your concern. Alam niyo po ako, madalas kong tanong sa Panginoon, Lord, sino ako para itayo mo? Lord, sino ako para magamit mo? Na minsan kapag may inuuto siya, Lord, anong mangyayari kung sisyerahan ko siya? Anong mangyayari? Mas gusto ito ng Panginoon, mga kapatid. Yung out of curiosity, God will clarify everything.
He is willing to answer all our questions. God is always separating a time for us to refresh us, to renew us. Sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tiniis at narinig ko ang kanilang mga daing. Narinig ng Panginoon. At ganun din ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi lamang niya narinig, ngunit ramdam niya ang bawat daing ng ating mga puso. Ramdam niya kung ano yung sakit, kung ano yung suffering, kung ano yung pain na ating pinagdadaanan sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Ang sabi ng Panginoon, every time you are in His presence, maririnig niyo ang Panginoon. Mako-convince ka that Jesus knows our burden, that He cares. Na mararamdaman natin na ang ating problema is not too great because we have a greater God, greater than our problem, greater than our situations and circumstances. Na sasabihin, sinabi sa kanya ng Diyos, I haven't forgotten. Hindi ko nakakalimutan ang pangako ko. Hindi ko nakakalimutan ang covenant ko, ang aking pangako sa lahi ni Abraham. I will keep my promise. I will keep my covenant. At tamang-tama po yung ating pinag-aralan kanina. Kahit may kasalanan, kahit may pagsaway, may pagsuway, may judgment, still, God draws closer His nation to come back, to repent, to revive, upang yung kanilang pagsasama ay muling magbunga at maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ilang taon na, lagi sinasabi sa akin ng kaway, hindi naman kayo lumalago. Ganyan pa rin kayo. No! Hanggat kasama namin ang Panginoon, may paglago. May pagbabago. Hallelujah! Dahil alam natin ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy natin taglay sa oras na ito at sa bawat oras ng ating mga buhay. Kung hawak ng Diyos ang ating mga buhay, we are moving, we are developing. We don't know how God is doing in our lives, but we are moving. Hindi natin ito naiintindihan, but we are developing. We are going closer and closer and closer to God to be more being like Him. Dahil ito ang pangako ng Diyos sa bawat kumilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, I will help you, I will strengthen you. Hindi man ito ang nararamdaman mo, pero ito yung katotohanan. Tutulungan kita at ang pagtulong ko sa iyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. It is a moment of humility. It is a moment of holiness. It is a moment of remembrance for His covenant. It is a moment of humility at ang pang-apat at ang panghuli. It is a moment of strength and victory. Hallelujah. Hallelujah. Na kung kasama natin ang Diyos, laging may kalakasan at pagtatagumpay. No matter what happened, when we are in the place of refreshing, God will remind us that no matter what hold us back, na anuman ang mga hadlang sa ating paglilingkod sa Kanya, gaano man kahirap, gaano man kahirap yung ating pinagdaraanan, marami mang mga masasakit na salita nating natatanggap sa ating pagiging Kristiyano, marami mang kasinungalingan na sinasabi ng kaaway na pilit pinapasok sa ating kaisipan. Nothing. Nothing can separate us from the love of God. Hallelujah. Hallelujah. No devil. No demon. No persecution. No tribulation. No condemnation. Nothing. Nothing can separate us from the love of God because God is God. Amen. And God is our God. Hallelujah. Hallelujah. In the presence of God, in the refreshing moment,
God will always remind us that I am with you. That in every day you have another strength. You have another courage. You have another vitality to fight all the works of evil in our lives. Sickness, tribulation, paghihirap, kagutuman. Hallelujah. Nothing can separate us from the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Because our God is God. Jesus is our Lord. And there's nothing very powerful under the heaven except in the name of Jesus. 80 years old nung tinawag ng Diyos si Abraham upang gawin ang kanyang ministry. Siguro sinabi ni Moses, retired na ako, Lord. That I am your strength. Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, walang retirement. Hallelujah. Hallelujah. Kung ayaw niyong mag-retire sa pagtatrabaho, kailangan huwag rin kayong mag-retire sa paglilingkod, sa pagkilala sa ating Diyos na buhay. Dahil siya lang ang ating katatagpuin sa ating kabilang buhay. Hallelujah. There is no retirement. Because His strength, His mercy, His goodness, His love is always new every morning. Sa bawat araw. God is always recharging us. But we must have a place of recharging. And that is the refreshing moment. Mga kapatid, bago natin iwan ang theme na ito, magkaroon kayo ng covenant sa Panginoon. Lord, from this time forth, I will give you a refreshing moment. Draw me closer to you so that you will always be, I will be always reminded of your holiness, of your promise. Dahil kapag na-renew po, na-remind po tayo ng mga bagay na yan, may bago tayong lakas to go forward, to move forward, to live with courage mula sa Panginoon. Hallelujah. It is a moment of strength and vitality and endurance. At kapag meron po tayong lakas, meron po tayong pagtsatsaga na mula sa banal na Espiritu, we are victors. May pagtatagumpay. We shall have victory over this world, over this pandemic, over this tribulation, over this virus. Hallelujah! Sarili nating kakayahan. But the love of God is enough. The love of God is enough. His grace is enough to sustain us, to move forward. To move forward in this life. We are more than conquerors. Sa katabi mo, you are more than conquerors in Christ. Hallelujah. Hallelujah. At iiwan ko po sa inyo ang verse na ito na napakalaking impact sa buhay ko. To hold on these promises, especially sa atin pong generation. Mga kapatid, gaano mang kahirap ang ating pinagdaraanan, may Diyos tayong mananagumpay. Kasama tayo sa parada ng pagtatagumpay. Walang Kristiyanong talunan. Maybe we are knocked down, but we are not knocked out in His presence. Because God will lift us up. God will make us stand. Hallelujah. Hallelujah. God is good. God is so good. Amen. And in His holiness, God love us. Romans 8, verse 35. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Pangangailangan?
panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit upang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat aming Diyos sa mga oras na ito. Help us. Yes, God. Help us, oh God. Please wash our feet, oh God. Hindi namin magagawa. Kunit ikaw lamang, oh Diyos, ang aming inaasahan, to refresh us, to remind us. Salamat, oh Diyos, sa katapatan ng iyong mga salita, sa katotohanan ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na patuloy mong pinag-iisa ang aming mga puso upang kilalanin ka sa aming mga buhay. Sa lahat ng katanungan, sa iyo kami lalapit, Panginoon. Sa lahat ng aming alalahanin, sa iyo kami lalapit. Sa lahat ng karamdaman, ikaw ang aming Diyos ng kagalingan.